showbiz fanatics, abay Kat Den or Katrin Bernardo and Alden Richards, abay may nakaambang i-reshoot. At talaga namang pinakaantay at most requested ng lahat ng kanilang mga fan. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming maraming salamat po. And for today's video ay bumida nga itong si Mr. Alden Richards sa isa sa kanya mga meet and greet na ginanap, no, kung saan ay binida niya yung kanyang matagal na kasi po siyang manunito eh. Parang ambassador nito, isa siya sa mga nag po-promote, no, ng nito pong nasabing phone na ito na Bibo. At dito niya po talaga sinabi at napaunlakan ang ilan sa mga fans niya na naroroon, talagang nakisaya at nakibanding nga si Mr. Alden Richards. Pinakita niya talaga na mula noon hanggang sa ngayon ay pinagkakatiwalaan pa rin siya ng brand na ito. And of course, syempre hindi pa rin natatapos dahil mas dumadami pa at mas dadagdagan nga ang ilan sa mga product endorsement na meron po si Alden Richards, na parang paramihan nga sila ni Katrin Bernardo sa ngayon eh. Dahil sila na po yung tinagore ang pinagkakatiwalaan. And talagang pinagkakatiwalaan ng ilang mga brand. Dati po talaga sa pagiging actress, actress side, talagang pinakamaraming mga endorsement product si Ann Curtis. Tapos si Ann Curtis din ang pinaka most followed kasi minsan nabibase din kasi ang ilan sa mga brand ambassadors hindi lang dun sa total package ng isang actor or actress, but of course kung ilan yung mga followers nila sa social media. Isa ngayon ang pinaka most followed Filipino actors and actress. Sa actress po si Miss Katrin Bernardo. So, yun po ang katotohanan. Diyan natin alam kung most followed din ba si Alden. Pero ang alam po kasi nasa 20 million na po na followers itong si Miss Katrin sa Instagram alone. Hindi pa po kasama yung iba niya pang mga social media platform. But anyways, eto na nga. Kasi isa sa mga nakakakilig na news na narinig natin. Dahil matatandaan ninyo na meron pong isang senaryo sa HLG or Hello Love Goodbye. Ito pala yung story noon. Meron pong isang senaryo doon na kung saan parang nagkumakain sila ng ice cream ni Alden Richards. Diba mga OFW sila? And then parang pinagsaluhan nila yun. That is one of the most kilig moments of Alden and Katrin. So dahil po doon na-trigger yung isang brand ng commercial na ito na sila po yung kunin na endorser. After po ng HLG, nakita talaga yung moment na yan. Kaya kinuha po sila as booth bilang mga endorser. At ngayon, nire-request ng ilang mga fans dahil medyo matagal na siya at hindi na rin masyadong piniplay, ano? Hindi na masyadong piniplay sa mga television. Eh sana raw, makitang muli mag-reshoot itong si Alden Richards at Katrin Bernardo ng panibago nilang product shoot na Magnolia Ice Cream. Yung pala yung kwento noon. Kaya pala sabi ko, bakit yung panahon na yun is si Alden at si Katrin ang kinuha dahil meron pa ng senaryo sa HLG na talagang nagustuhan ng producer at ng product na ito na talagang nag-click. At pagkatapos silang mailabas yung HLG na yun, yung part 1, na kumani po at pinaka-most, sila po yung blockbuster na movie. Diba na wala pa po nakatalo dun sa kanila pong yung pinakamalaking kinita, no? Hindi po natalo. Pero nung lumabas po yung Rewind, yon medyo ng pangalawa po sila. Pero this time, a-awardan pa rin sila bilang King and Queen. Ang pinaka-inaabangan ko dito is yung behind the scene videos and photos na lalabas after nilang i-reshoot ang commercial na ito. Of course, marami na naman tayong paayuda mula sa Kat Den na inaabangan ng ilang mga fan, ano? Dahil lalo na't ngayon summer, tamang-tama po ito para ilabas po talaga ng Magnolia yung kanilang panibagong commercial. And of course, syempre, abangan din natin ang ilan pang mga paayuda kasi pagkatapos ng kanilang mga pinakitang kaswitan, medyo nananahimik na naman ang Kat Den, ano? Matapos magsalita ni Katrin, magtapos magsalita ni Alden, puro parang gusto talaga nila yung moment of privacy, no? Ganun talaga yung gusto ni Alden. Sabi niya nga, diba sa post niya, that private life is, ano ba yun?
parang peaceful life, ganon. Parang ganon. Comment niya sa iba ba kung mali ako para may tama niyo ako. So anyways, yun po yung inan sa mga kaganapan sa buhay po ni Alden at ni Miss Catherine Bernardo. Sa ngayon, inaantay po natin. Pero ang confirmation is this coming August, magsisimula na yung kanila pong shoot, no? Kaya nga po si Alden talagang minamadali niya na rin yung ilan sa mga tulad ngayon, meron po siyang minago or meron po siyang panibagong panibagong teleserye na ipapalabas sa Net 25, ay dito po sa GMA7, ang Kulang Araw, abangan niyo po yan, supporta natin si Alden Richards. Hindi man niya kasama si Miss Catherine dyan, but of course, syempre, isa siya sa mga nakakatulong kay Catherine para makabangon muli. At talagang dun sa healing process niya, nandun si Alden, diba? So, very sweet and very talagang exciting ang ilan sa mga fan or excited na rin ang ilang mga fan sa ilalabas niya nitong si Mr. Alden Richards. And kagabi, nagkaroon din po ng interview si Alden. Niya, sabi niya na balak niya or isa sa mga talagang gusto niyang gawin is gawan niya. Parang makagawa sila ng pelikula or ma-direct na itong si Miss Heart Evangelista. Parang collab daw si di umano sila ni Heart at ni Alden. Pangarap niya talaga yan eh. At yun po yung ilan sa mga aabangan natin sa kanya. So dahil dyan, let us read yung inyong mga komento sa ating comment section. Anayin natin si Mr. Dan Bergara. Sabi niya, kahit antok na pag nakita ko may update sa Kat Den, nawawala ang antok ko. Grabe. Kung yung king and queen ngayon lang ako, ano to, humanga ng ganito sa mga artista na lahat ng update sa kanila inaabangan. Kakaiba kasi talaga sila. Kahit yung movie nila paulit-ulit ko pinapanood, OFW din ang, o kaya relate sa HLG. Alam mo, ang dami talaga nakarelate dun sa HLG. Sobrang daming nakarelate sa kanilang movie na yan. Sabi ni Miss Martina Bacani, sobra na ang social media. Sana makita ng NBI kung sino ang walang isip na yan. Good for him. Kat Den, true. Kasi nga diba parang pinagbibintangan or ginawan po ng issue itong si Alden Richards na nagsalita against dito po kay Daniel at sa kanyang mga kamag-anak. Parang generalize, diba, ni lahat niya. Kaya parang nagalit po yung tatay ni Alden. Sabi pa ng isang user, naku naman, kayo hindi ba susebang tao si Alden? Nakikita naman kahit saan na vlog niya, hindi siya nakikialam sa anumang pangyayari. True. Never po nakikisaw-saw sa issue si Alden Richards at never po na maninira yan. As well as Miss Catherine Bernardo, kaya mo talagang swak silang dalawa. Sabi pa ng isa, kung na-excite ako sa Aldab, mas grabe ngayon sa Kat Den, hindi ako nakakatulog Miss Dark pag hindi ako nakakapanood ng vlog mo, Kat Den. Ayan, salamat po Miss Garus Pilar sa inyo pong palagi ang panonood sa mga updates natin. Kung minsan nakakapag-upload tayo ng gabi, pero nandyan pa rin kayo talaga, nakaabang pa rin. Kaya sinisikap ko po talaga na araw-araw makapagbigay sa inyo ng pinaka-precious and newest news about Catherine Bernardo and Alden Richards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!